They say war is an ugly business. It's true, unless of course you're a businessman. In which case, war is great business. You can sell more weapons to more people. And who knows that better than the West? It's good business for parts of the economy. But yes, war is good business for certain parts of the economy. Sa bawat digmaan na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo, malimit nating nakikita na naroon ang presensya ng Amerika, kagaya na lamang sa nangyayari ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Simula nang umusbong ang gulo sa pagitan ng dalawang mga bansa, makikita natin ang mga politisyan na mula sa US at Europe na nagsasabi o nagpapaalala sa buong mundo ng isang mapayapa o manong pagkilos. Ang mga Western media naman ay sinisigaw kung gaano kasama si Vladimir Putin, gaano kalupit ang isang digmaan, gaano ito magpapahirap sa mga inosente, at maging ang matataas na opisyal ng Amerika ay makikita mong nagsasabi na animo'y may pakialam sila sa mga inosenteng taong nadadamay sa digmaan. Pero alam nyo ba mga kapatid na base sa mga eksperto, marami sa atin ang hindi nakakaalam na mayroong maruming laro ang Amerika at Europe pagdating sa mga digmaan. At sinasabi din na ang Western media ay maingat umano itong itinatago sa atin. Subukan nating intindihin at himayin ang mga ginagawang estratehiya ng US at isipin nating maigi at ibigay ang ating mga opinyon kung talaga bang ang Amerika ay isang peacekeeper o isang bansang walang ibang hangad kundi dominahin ang buong mundo at kumita sa mga digmaan. Ang unang estratehiya na ginawa ng US kapatid ay ang tanggalin ang leader ng isang bansa na kumakalaban sa kanila at palitan ng isang puppet. Isang halimbawa dito ay ang kanilang ginawa noon sa Iraq at Iran. Kung ating babalikan ang mga taong 1900, ang Industrial Revolution ng Amerika at Europe noon ay tumataas na. Ibig sabihin, nakakagawa na sila ng mga produkto gamit ang mga advanced na makinarya. At sa mga panahong yon, ang langis ay sobrang napakahalaga, ngunit ang problema, ang mga langis ay hindi pa nadidiscovery sa United Arab Emirates, Saudi at Iraq. At tanging ang bansang Iran lamang ang isa sa pinakamalaking supplier noon ng oil. Bagamat ang Iran ang mayroong napakaraming reserbang langis, ngunit ang kanilang gobyerno ay kakarampot lamang ang kinikita dito dahil ang nag-i-extract ng kanilang langis ay ang British company na Anglo-Iranian Oil Company, kung saan 84% ang nakukuhang profit ng kumpanya, samantalang 16% lamang ang napupunta sa gobyerno ng Iran. Napakalaking bintahin ito mga kapatid para sa British company. Isipin mo na lang, kahit wala sa kanilang sariling lupa nang gagaling ang langis, pero sa pamamagitan ng kanilang makinarya, mas malaki pa ang kanilang kinikita kumpara doon sa Iran na siya mismong pinagmula ng produkto. Nang magkaroon naman ng Iran ng isang bagong prime minister na si Mohammad Mousadi, ginawa nitong nationalize ang buong oil industry ng Iran at pinaalis ang British company sa kanilang lugar. Sa pagkakataong iyon, malaki na ang tsansa na uunlad ang Iran dahil solo na nga nilang nakukuha ang buong kinikita nila sa kanilang reserbang langis. Ngunit alam nyo ba kung ano ang nangyari? Ginawa ng anti-Mousadi propaganda ng US at Brits na nasa Syria si Mousadi na sinasabing isa o mano siyang malaking banta sa siya o hari ng Iran. Pinaniwala nila ang mga tao ng Iran na mayroong hindi magandang adhikain ang kanilang prime minister hanggang sa nagkaroon ng pag-aalsa at sa pilitang napababa sa pwesto si Mohammad Mousadi. Nang mapabagsak na ang naturang prime minister, ibinigay nila ang kapangyarihan kay Mohammad Reza Pahlavi, ang leader na naging sunod-sunuran sa Europe at Amerika. Naging madali ang pag-transfer ng power kay Mohammad Reza sapagkat siya na noon ang siya o hari ng Iran. At pagkatapos noon, sa loob ng maraming taon, ang British at American Company ay nagpasasa na naman sa pag-extract ng kanilang langis at nagsimulang kumita ng bilyon-bilyong dolyar. At hindi lang iyon kapatid, dahil ang US ay nakapagbenta rin ng mga armas sa Iran at kumita dito ng $13 billion. Iyan ang unang estratehiya na ginagawa ng Amerika, ang pabagsakin ng isang leader na kumukontra sa kanila at palitan ng isang puppet na makapagbibigay sa kanila ng limpak-limpak na pera at makapag-access sa mga mahahalagang resources na hindi naman sa kanila. Umabot ng hanggang sa 20 taon ang ginawang exploitation ng US sa Iran mga kapatid, hanggang sa sumiklab ang religious revolution at nagkaroon muli ng panibagong leader at muling ginawang nationalize ang buong oil industry at pinaalis na naman ang mga dayuhang kumpanya. Sa pagkakataong iyon, nawala na naman ang kontrol ang Amerika sa langis ng Iran at maging sa weapon trade ay nawalan sila ng kita. Kaya ang kanilang ginawa ay ang pumunta naman sa kanilang pangalawang estratehiya, ang pondohan at armasan ng oposisyon. Sa mga taong 1979, natuklasan na noon na mayroon na ring mga reserbang langis na makukuha sa United Arab Emirates, Saudi Arabia at Iraq.
At sa mga bansang ito, ang Iraq na pinamunuan ni Saddam Hussein ang pinakamalakas na oposisyon sa Iran. Hanggang noong 1980, nagkaroon ng digmaan ang Iraq at Iran na tumagal ng 8 taon. Sa panahon ng digmaan, pinondohan ng Amerika ng bilyon-bilyong dolyar ang Iraq kabilang ang pagbebenta ng napakaraming armas at maging pagbibigay dito ng mga military intelligence upang masigurong matatalo nito ang Iran. Nang matapos ang digmaan, kapatid, napakaraming buhay ang nasawi sa magkabilang panig. Napakaraming ari-arian ang nawasak sa parehong mga bansa at ang kanilang ekonomiya ay pareho ding nag-collapse, samantalang ang Amerika ay kumita ng limpak-limpak na pera. Sa panahon naman ng kanilang digmaan, sinasabing ang pinuno ng Iraq na si Saddam Hussein ay pumaslang ng daan-daang libo katao at gumamit din umano ito ng chemical weapon at poison gas para kitilin ang buhay ng mga Iranian army. Ang masaklap, mga kapatid, sa pangyayaring ito, alam ng Amerika ang lahat, ngunit patuloy pa rin silang nagbibigay ng assistance sa Iraq na humantong ang digmaan sa pagiging isa sa pinakamadugong digmaan sa kasaysayan. Parehong bagsak ang ekonomiya ng Iran at Iraq, kaya naman ang dalawang bansa ay wala na sa posisyon na kumita pa sa kanilang mga reserbang langis. At si Saddam ay nagkaroon ng napakalaking loan na umabot ng mahigit $37 billion mula sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at iba pang mga bansa. Nang matapos ang digmaan, wala nang kakayahan pa ang pinuno ng Iraq na mabayaran ang kanyang mga nilon. Hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lang nagdesisyon itong si Saddam na sakupin ang Kuwait, na kung saan ang bansang ito ay pang-anim sa mayroong pinakamaraming reserbang langis sa buong mundo. Sa nangyayaring yon, muli na namang pumasok ang Amerika sa eksena. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na sa Iraq ang kanilang panig. During that time, mga kapatid, ibinaling ng US ang kanilang suporta sa Kuwait at bumuo ng koalisyon sa pamamagitan ng 35 na mga bansa para kalabanin naman ang Iraq. At tulad ng dati, marami na namang buhay ang nasawi sa magkabilang panig. Maraming nawasak na mga ari-arian at higit sa lahat, kumita na naman ang Amerika ng limpak-limpak na pera dahil sa pagbebenta ng mga armas. Tulad ng nangyari sa Russia, nagkaroon ang Iraq ng mga sanksyon na mas lalo pang nagpahina sa kanilang ekonomiya, na naging dahilan naman na ang kanilang bansa ay hindi na magiging banta pa sa Amerika. Pagkatapos noon, mga kapatid, marami ang nag-aakala na doon na magwawakas ang pahina ng US at Iraq. Subalit paglipas ng 13 taon, nagulat ang buong mundo dahil ang Amerika ay bigla na lamang nagdeklara ng giyera sa Iraq. Maring itatanong mo sa iyong sarili, kapatid, kung bakit pa nila gustong makipagdigmaan sa Iraq gayong humaharap na ang bansang ito sa krisis ng kanilang ekonomiya. So ano pa nga ba ang kanilang mapapala dito? Sa mga taong 1999, biglang tumaas ang demand ng langis. From $21.57, pumalo ito ng hanggang sa $49.86 pagsapit ng 2002. At ang pinakadahilan kung bakit gustong sakupin ng US ang Iraq ay dahil isa ang bansang ito sa mayroong napakaraming mapagkukunan ng langis na umaabot ng mahigit 5 bilyong bariles. At ang pinakamaganda sa Iraq ay ang cost of extraction ay napakababa. Base sa mga pag-aaral noong 2004, ang halaga ng oil extraction sa Saudi ay umaabot ng $4 bawat bariles. $4.5 naman ang sa Iran, $7 ang sa Russia, samantalang sa Iraq ay nagkakahalaga lamang ng $1 to $1.5 bawat barilis. Kaya napakalaking pera na naman ang naghihintay sa Amerika na makuha. Ngayon, mga kapatid, ano ang gagawin ng US para magkaroon sila ng dahilan na salakayin ng Iraq gayong ang bansang ito ay dumaranas na ng napakahinang ekonomiya at wala nang kahit na anong banta pa para sa kanila? At dito na nga papasok ang kanilang pangatlong estratehiya, ang paggawa ng isang kwento tungkol sa isang pinuno ng bansa at sasabihin na mayroon siyang potential threat o banta sa mundo, tapos sasabihin nilang kailangan nila itong ma-eliminate upang mailigtas tayo sa posibleng kapahamakan itong dala. Ganito ang ginawa nila sa Iraq, gumawa sila ng statement na si Saddam Hussein ay kabilang sa 9/11 attack. At kahit walang naipakitang prueba, pinagbintangan din siyang nagde-develop ng isang weapon of mass destruction. Pinaniwala din nila sa mga tao na si Saddam ay sobrang napakasama at napakalupit kung saan gumagamit umano ang taong ito ng chemical weapon at walang awang pumapaslang ng mga inosente. Pero kung ating babalikan ang nangyaring digmaan sa Iraq at Iran, ang US ang nagsusupply noon ng mga armas sa sundalo ni Saddam at alam ng Amerika o maaring sa kanila pa nga nanggaling ang chemical weapon na ginagamit noon ni Saddam para sa mga Iranian. At dahil sa mga panahong iyon ay napapakinabangan pa nila ang Iraq sa pamamagitan ng pagbebenta dito ng mga armas, tila nagbubulag-bulagan lamang sila at nagbibingi-bingihan sa mga hindi makataong ginagawa nito. At sa mga panahon namang gusto na nilang sakupin ang Iraq, doon ay pinukol ng Amerika ang mga paratang kay Saddam na noon ay sila din naman ang sumusuporta. Kung ating iisipin ng maigi, kapatid, ang nangyayaring pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay sinasabi ng marami na isang hindi makatao at isang kalupitan. Ngunit ang ginawang pagsalakay noon ng US sa Iraq ay tinawag lamang na isang pagpapalaya o liberation. Daan-daang libo mula sa Iraq ang nasawi sa nangyaring pagsalakay ng Amerika at sinasabi nilang isa daw iyong hakbang para sa kapayapaan upang maprotektahan ng mundo mula sa isang weapon of mass destruction.
Pero ang tanong ng karamihan, ang pagpatay ba ng daan-daang libo ay hindi ba yon isang uri ng mass destruction? Nang matapos ang ginawang invasion ng US sa Iraq, tuluyan na nilang napabagsak si Saddam at ang industriya dito ay naging privatized. At simula din noon, muli na namang nagsipasukan ang mga oil company na maging hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin silang kumikita ng bilyon-bilyong dolyar mula sa langis ng Iraq. At yan mga kapatid ang maruming laro ng Amerika para dominahin ang iba't ibang panig ng mundo gamit ang digmaan, pag-aarmas at paggawa ng kwento. Ikaw kapatid, ano ang opinion mo sa videong ito?